maling-mali po yung in-announce nyo. Ang daming viewers nito. Sana po yung mga nakapanood nito, mapanood po tong video na to para maliwanagan po kayo. Huwag po kayo nagpapaniwala sa taong to. Kung kayo po yung umiidolo dito sa taong to, mag-isip-isip na po kayo. Ang bobo talaga, promise. Alam mo na nagpapa-rapid testing ka? Yung baso? Tatlong tao ang gagamit ng iisang baso? Anak ng tinapay naman, men. DJ Luño. Asan mo nilagay yung utak mo? Para parang si Kim Chiu to, naalog na yung utak nito, sumayaw pa sa EDSA, no? Yo, what's up mga Lodi? It's me again, Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. And po, welcome back sa aking YouTube channel. May tatalakayin po tayo ngayong araw na to. Kung kayo po'y kaisa sa mga umiidolo dito sa taong to, ako sa inyo, mag-isip-isip na po kayo ngayon. Dahil nga po sa kanyang binigay na statement about po sa COVID testing or mass testing, rapid testing, swab testing. Yan po ang kanyang ginawang video nung nakarang araw. At ito po talaga yung nag-viral. 2 million views po ito. Sana po panoorin nyo mabuti itong video na to para magkaroon po kayo ng idea sa kapalpakan na ginawa nitong social media influencer na to. Ito po ay patungkol kay DJ Luño dahil nga po sa kanyang pahayag about po sa mass testing. Talagang nawindang po ang mga utak ng mamamayang Pilipino. Mahirap po talaga kapag dumadakdak po na dumadakdak, wala naman po talagang sapat na basihan o hindi po talaga nag-research. Kaya po nagkakaroon po ng problema at nagkakaroon po tayo ng panic. Ito po, panoorin nyo yung video at sana po maliwanagan po kayo sa video yung gagawin ko about dito sa video reaction ko sa inyong idolo na si DJ Luño. Panoorin nyo po, ito na po. Alam ko na yung normal information, guys, eh. So sabi ko, walang masama na yun yung alam natin. Para sa akin, kulang. Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. I want to have a great life para sa mga anak namin, sa mga magiging anak nyo. Yep. Diba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings, to not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. My question is, bakit ka magma-mass testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito, 100% na gagana? Bakit may ma-mass testing? Right? So ibig sabihin, yung mass testing kawawa yun. Kayo yung kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukoryo ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God. Oh my God. Oh my God. So tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bad, ano ibig sabihin nun magma-mass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun, Lun? Nabago ako magpunta doon? I just don't know. It's like, gagana ba tong bagay na to sa ganitong di ba? I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero kung ano may papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. What? Yun. Eto po. magkaiba na po yung pananaw ng dalawa dahil po dito sa mass testing. Ang sinabi po ni DJ Luño, may papainom na gamot o may i-inject ba o ibabaksin ba sa'yo. Ang alam po kasi natin dito sa Pilipinas, ang ini-implement po dito is rapid testing. Kagaya po ng nabanggit nitong isa na meron din po sila kukuryuhan dun sa event na yon. Kaya po sila ima-mass testing para po malaman kung positive o negative po yung pupunta dun o a-attend dun. Eto naman po si DJ Luño, ang kanyang pagkakaintindi, meron na pong ipapainom sa kanilang mga gamot para po sila ay mass testing. Hindi po kasi nito alam ang mga nangyayari dito sa ating bansa, kaya po ito, mali-maling impormasyon po ang binibigay niya. Ayan po, napakamali po talaga. Pakinggan pa po natin. Kaya kawawa yung mag-intake, kawawa yung mag-undergo nun, because it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung nila. Diba? But for me, why would you test me? Oh, no.
I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So I'm dead. Oh, di ba? May papainom daw sa kanya kapag sinabing mass testing o rapid testing. Napaka ano rin pala ng utak nito, no? Kasi ito ang pinaninindigan niya, eh. Dito po siya kasi nakilala sa pagsisiwalat niya ng COVID-19 sa China. Kasi ito pong taong to, sa China po nakatira. Kaya akala po niya, alam niya po yung mga nangyayari about sa COVID-19. Pinanindigan niya po ang kanyang mga adhikain na magmulat ng mga tao about sa nagaganap sa COVID-19. Kaya itong taong to, si DJ Luño, kung pinag-uusapan ni COVID-19, agad-agaran po itong nakikisaw-saw sa usaping COVID-19. Kasi kala po niya malawak yung pag-iisip niya about COVID-19. I-correct niya po kung mali po yung pagkakaintindi ko, ha. Kasi ito po si DJ Luño, pag sinabi daw po kasing mass testing, yun na po yung gamot na ipaiinom sa inyo o i-inject sa inyo o i-vaccine sa inyo. Hindi daw po niya alam kung ano yung magiging effect. Nawala naman pong ini-implement na ganyan dito sa Pilipinas. Ang alam po kasi natin dito, rapid testing. Ang rapid testing po kasi, yung tinitest yung tao kung positive po ba siya o negative. Meron po tayong swab testing, ganyan, para po malaman kung ikaw po ay isang positive COVID-19 na tao. O meron naman po yung sa ibang bansa, yung blood po ang tinetest para po malaman kung positive, para po siyang pregnancy test kit yung style niya. Pero dito po sa atin kasi napakamahal po nun, swab testing po yung ginagawa po dito para malaman kung ikaw po ba ay positive o negative. Tuloy pa po natin para maliwanagan po tayo. That's crazy. Diba? So, di ako naniniwala sa mass testing na yun. Kumbaga, you don't test people. Ito na nga, bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan, may nag-text sa akin. 9:30, may mass testing. Ganun. So, napaisip talaga ako. Tinext ko agad si Mrs. Bro. Sabi ko, Bud, ano ibig sabihin ng mass testing? Parang, doon pala napakwestiyon. Sorry, baka misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. On that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan, eh. Oh, iba yon sa magpapa-COVID test ka. Mm-hmm. Iba ba yun? Those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Diba? Iisa lang yun eh. Mga bobo! They just want to prove if it's gonna work or not. Doon pa lang, ugok na eh, no? Rapid testing, mass testing, COVID testing, isa lang daw. Iba-iba lang yung ng pangalan. So anyway, hindi po mass testing ang ginagawa natin. It is expanded, targeted testing, at wala naman pong bansa sa mundo na lahat ng kanilang mamamayan ay tinetest. DJ Luño, bago po kasi tayo magbigay ng opinion, kasi po ikaw ay isang social media influencer, napakarami mo pong followers, subscribers sa iyong YouTube, sa iyong Facebook, Instagram. Marami makakapanood nito, 'di ba? Dapat kapag nagbibigay ka ng opinion mo, dapat tama talaga. Mag-research po tayo ng maigi. Isa yun na rin ang galing, di ba? Bago mag-komento o dapat do the research. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research. Alamin muna natin kung makakatulong ba. Ba't parang hindi mo naman ginagawa? Ano ba yun? Sikat ka pa naman. Nakilala ka dyan dahil sa yung pagpapaliwanag about COVID-19. Pero akala namin talagang mulat na mulat ka sa pag-experience nyo dyan sa China ng COVID-19. Pero taliwas po sa pinapakita nyo ang iyong ginagawa. Sinabi mo pa dito na yun yung point of view mo na nasa sayo kung kailangan mo ba magpa-test. Iba kasi yung iniisip mo hindi naman yan mass testing na may i-inject sa'yo Hindi naman kasi ganun yung ginagawa dito sa Pilipinas. Rapid testing po yung ginagawa dito para po ma-check yung tao kung positive o negative. Wala pong ginaganap na mass testing na para po kayo injectionan, turok-turokan ng kung ano-ano. Hindi naman po ito kagaya ng Dembaxia na ini-inject na lang basta-basta dahil po nung mga nakarang administrasyon, basta magkaroon lang ng pera, turok lang ng turok sa bata. Iba po yung administrasyon ngayon. Hindi po sila agad-agad nagbibigay ng vaccine. Kapag hindi naman 100% o
hindi po talaga siguradong nakakagaling yung gamot. Maling-mali po yung in-announce nyo. Ang daming viewers nito. Sana po yung mga nakapanood nito, mapanood po tong video na to para maliwanagan po kayo. Huwag po kayo nagpapaniwala sa taong to. Kung kayo po yung umiidolo dito sa taong to, mag-isip-isip na po kayo. Kung nanonood po kayo dito as influencer, talagang mag-isip-isip po kayo. Doble isip po talagang gawin nyo dito. Hindi lang po papugihan yung datingan dito. Pautakan po pagdating po sa COVID-19. Hindi ko naman sinasabing matalino po ako, pero ako po may idea lang. Hindi po ginagawa nitong DJ Lunyo na to porket sikat ka, kung mag-announce ka na lang sa social media, okay na. Hindi ganun yun. Nasa yun na yung galing na kailangan mag-research muna. Do the research nga, diba? Bakit parang hindi mo naman ginagawa? Tuloy pa natin para mabwisit pa tayo ng lalo. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bukas umaga na yun, putik, diba? Tingnan mo. Nakakatakot, diba, Koy? Dahil sa ginawa niya, ayaw na magpa-test nitong isa. Biglang reactant pala yung na-take mo. So, paano pag may ininom ka na baso and then your kids or si Unong iinom ng design baso and then affected na lahat? Ang bobo talaga, promise. Alam mo na nagpapa-rapid testing ka? Yung baso? Tatlong tao ang gagamit ng iisang baso? Anak ng tinapay naman, men. DJ Lunyo, asan mo nilagay yung utak mo? Nakaka-visit din pala, no? Yung mga taong sikat, alam nyo yun, mahirap po talaga minsan din magpapaniwala sa mga ganyan porque may itsura, magaling sumayaw. Etong ginawa mong video na to, alam ko DJ Lunyo, marami talagang mawawala ng gana sa ano mo. Kasi utak talang kakap, sinerge ko po yung Facebook nito, maka ABS-CBN din po pala to. Biruin mo sa ginawa niya po, dahil po dito sa interview na to, etong taong to, humingi ng opinion dahil COVID-19 ano to kumbaga siya yung nagmulat daw ko sa COVID-19 dito sa Pinas Dahil sa ginawa niya, hindi na daw siya magpapatest tong isa. Natatakot na. Hindi naman po yung ganun yung gagawin dito sa Pinas. Yung tuturok-turokan ka, papainumin ka ng isang baso sa tatlong tao, apat na tao. Anak ng tipaklong naman, DJ Lunyo. San ka ba nakakita nun? Ano yung tagayan lang? Tumahan lang sa gilid na kapag tapos tumoma nung isa, toma na ng isa. Shot na nung isa, shot pa nung isa. Isang baso lang. Ano yun? Inuman lang? Ganun yung pagkakaintindi mo sa rapid testing dito. Panoorin mo nga sa video kung anong ibig sabihin ng sub-testing para malaman mo. Nakakapanginit ka rin pala ng ulo, DJ Lunyo. Panoorin pa natin, mga Lodi. Para po tayo mamula talaga sa kabugukan nitong taong to. Pasensya na, DJ Lunyo. Pero talagang sa pinakita mong video na to, talagang yun ang masasabi ko. Magalit ka man, wala akong pakialam. Kasi yan yung ano mo opinion mo yan. Pero mali yung opinion mo. Maawa ka sa mga taong bayan sa ginagawa mong pagiging social media influencer ka. We don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong in-intake natin nowadays because we're really vulnerable of this thing, lalo na pag wala tayong alam. Coming back to that mass testing, what or yung swab testing, di ba, galing yun sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa yung mga ganun. O what if yung swab na yun, bago pa nilagay yun, bago pa tinest sa sistema mo, meron na palang ano doon, meron na palang pampapositive yun. Mga bobo! So, diba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Ako, wag mo rin lolo ko eh. Anak ng tinapay naman, DJ Lunyo. So, ang ibig mong sabihin, yung swab test kit na ginagamit para ma-check kung positive o negative yung tao, nilagyan ng pampapositive para mahawahan yung negative. Ganun ba yun? Para dumami lalo at masabing, oy, ang dami ng positive ngayon. Kailangan na natin magkaroon ng gamot. Ganun ba yun? Ano ba iniisip mo, DJ Lunyo? Kaya nga tinetest yung tao para malaman kung negative o positive. Tas yung sinasabi mo, yung swab test kit, meron ng pampapositive. Anak na tinapay naman. Tuloy natin hanggang sa mabuisi talaga tayo. Kumbaga planado. What? Bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yun? DJ Lunyo, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka, gano'n? Or ano ba? Hindi na ba? Napatanong na rin siya. Again, bago ko ipapasok, even for my family, yes. Diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just, you know, saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it not unless
alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. Mga bobo! It's like very transparent to the public and all. Or bro, alam mo yung waste niya. Alam mo nga bro, yung mga ingredients no, nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yun, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Ironic even talaga. Even sa tubig natin ngayon, ko, like what we drink outside, alam mo yun, they are lead inside the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head. That makes us dumb and stupid. So let's be really, really, alam mo, really, really responsible for what we put inside. Alam ko na, nakainom to ng maraming lead sa tubig daw, kaya na-block yung utak niya inside. Yun yung pagkakaintindi ko. DJ Luño, makinig ka. At saka itong isa, sir. Wala akong intention na sirain yung trip ninyo. Pero talagang ang lakas ng trip ninyo. Pasensya na talaga sa magagalit o ano ba. Kung sino mang umiidolo dito sa taong to. Sinabi niya po doon na hindi daw po niya iti-take yung medicine kapag hindi daw po niya alam yung ingredients. Kailangan daw po transparent yung ano. Diyan po ako natataway, no? Hindi naman po ganun kabugo ang ating gobyerno. Lalong-lalo na ngayong administrasyon na to. Kaya nga hindi inaaprubahan yung pabunan, eh. Even if na marami nang napatunayan ang pabunan medicine, hindi pa rin po ito hinayaan ng gobyerno. Kasi nga po, hindi po pasado sa World Health Organization. O, tingin mo, magbibigay lang ng vaccine ang ating gobyerno nang hindi aprobado ng World Health Organization? Napakaingot naman no, no? Parang bata lang na naggo-gobyerno-gobyernuhan, lalaro lang sila dyan na, uy, meron pala akong naimbentong gamot. Galing to sa puno ng mangga. Inumin nyo. Ganun lang ba yun? Ha? Hindi po ganun yun eh. Hindi yan i-implement kapag hindi po yan test at saka hindi nagpapainom ang gobyerno ng isang gamot kapag ito ay nakakasira sa katawan. Sana nagsayo ka na lang para hindi nasira yung image mo, no? Galing mo sanang mag-move-move na ganun pero yung utak mo naalog na siguro nung kakapitik-pitik mo dun sa TikTok mo, no? Panoorin niyo po tong video ko para kayo po ay baka ma-brainwash po kayo nitong taong to at hindi na rin po kayo magpa-rapid test. Ang rapid testing po mga lods ginagawa po yan via swab testing or kung meron po sa ibang bansa yung parang pregnancy test kit na yung dugo yung inaano tinetest para makita po kung positive o negative po sa COVID-19 yung tao. Hindi po porkit sinabing mass testing, meron na paagad na papainom sa yung gamot. Meron na agad i-inject sa'yo. Hindi po ganun yun. Iba po yung rapid testing na ini-implement dito sa Pilipinas. Kapag napanood to ni spokesperson Harry Roque, siguradong wasak na wasak to sa Supalpal sa ina-announce ito sa social media. Biruin mo! Meron kang 2 million followers sa Facebook mo, DJ Luño, at saka 1 point something million sa iyong YouTube channel. Tapos nag-a-announce ka ng mga gantong klaseng video. Para parang si Kim Chiu to na, alog na yung utak nito, sumayaw pa sa EDSA, no? Sumayaw pa sa EDSA, pinagmalaki pa yung merch niya. Nabawal lumabas. Hindi ko po alam, Luño, kung ba't ang lulupit ninyo. Nag-ahayag kayo ng mga maling balita. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga lods. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa YouTube channel. Sa mga lagi sumusubaybay. Shoutout po sa lahat ng mga totoong sumusuporta sa pag-share, pag-like, pag-comment ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga lagi pong present sa aking premiere ng aking mga video. Mabuhay po kayo. Lalong-lalo na po sa mga ka-DDS natin dyan sa totoong sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, sa gobyernong ito, sa administrasyong ito. Mabuhay po tayong lahat. At sana po nakatulong po itong video na to sa pagsiwalat o paglilinaw about po sa pinagsasabi ni DJ Luño. Sana po iparating nyo rin po sa iba. Mali po yung sinasabi nito ha. Baka po kasi i-share ng mga anak ninyo. Tapos dahil nga po sikat, kawawa naman po yung hindi nakakaintindi, diba? Lalo pong hindi maiintindihan. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po ulit. Ito po si Peps TV, lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace.